Kumusta po, Doc Willie Ongto? May topic tayo ngayon, maganda sa walang pera magpa-check up. Sa kulay ng plema, pwede natin malaman yung sakit. Okay? Hindi to 100% pero mas mahuhulaan natin yung sakit. Lahat ng tao may plema. Ayan, pag-ubo ko. Actually, GERD yung sa akin eh. Ang tawag po dito, mucus or phlegm. Diba? Sa Ingles kasi, mucus or phlegm. Sa Tagalog, pinakamalapit siguro, sipon at plema. Unahin natin yung mucus. Ano ang mucus? Ang mucus, manipis na malabnaw na parang malasipon na galing sa ilong. Diba minsan, pag bigla kayong humatching, may naamoy kayo, diba, nahatching kayo. Minsan, nagtututbrush ako, naamoy ko yung toothpaste. Biglang tutulo yung parang kulay tubig na sipon sa ilong. Yun, mucus yun. Hindi delikado ang mucus. Kailangan ng mucus ang sa ilong at sinuses para malabas yung mga dumi. Pag humihinga tayo sa ilong, maganda huminga po kayo sa ilong. Yung mga bata, gamitin ilong, wag masyado bibig. 80% ng mga particles, dumi, virus, naiipit sa mucus lining natin. Pati doon sa malatubig na sipon at lalabas yan. Misa nalulunok, misa nalalabas, okay lang yon. Kahit malunok, okay lang. May ano naman eh, hydrochloric acid sa tiyan. Pag mucus lang, walang problema. Normal yon, ha? Pagdating naman sa phlegm, ang phlegm, plema talaga. Ang plema, pwede kulay puti, ganito kaputi, pwede kulay ganito, green, o yellow. Ito tinuturo para itong halaman ko. Pag gaya na ang kulay dyan sa tabi, eh, matindi na yon. Ito, huhulaan natin. Ha? Hindi ito 100%. Pero kami ng doktor malalaman. Ang mucus at phlegm, gawa ito sa tubig, may antibody, may enzyme, may protina, at may salt. Kaya maalat ang sipon. Dala rin ito yung mga dead cells. Ang mucus, tulad na sinabi ko, yung para tubig na sipon, dito lang siya. Ang plema, na pwedeng puti, madilaw, o magreen, o mapula, galing sa baga. Nilalabas nito mga dead cells sa baga, o pwede rin sa ilong. Diba? Kaya may kulangot din tayo sa ilong yun eh. Tumigas na sipon. So maganda paghinga sa ilong ah. O yan, mas maganda yan. Ngayon, paano malalaman ang sakit? Minsan, ang kulay ng plema, lagi yung tinatanong ng doktor o kulay ng sipon, malalaman mo. Pagdating sa, unahin natin sipon. Pag kulay tubig lang, walang kaso yun. Baka allergy lang, okay? Kulay tubig sa ilong, nakaamoy ng perfume, nakaamoy ng sigarilyo, okay yon. Pag lumalabas na sipon ay medyo puti o pa-yellow, di ba? Yellow. O minsan parang green na, yung sa ilong talaga, sinisinga mo na kulay green, eh pwede may infection na yan. Pwedeng virus, pwede pa rin viral infection kahit madilaw, pero pwede rin bacterial. Mas ma-yellow, mas madilaw, mas ma-green, mas bacterial. Mas maputi, mas ma-light yellow, mas virus. Ulitin ko pa, dagdag. Mas walang lagnat, mas masarap ang pakiramdam, baka virus lang. Mas mataas ang lagnat, masama ang pakiramdam, mahinang mahina, baka bacterial yon. Mataas lagnat, very green ang sipon o plema, 'di ba? Tapos mahina pakiramdam, 'yun malamang bacterial, pwedeng sinusitis, pwedeng pulmonya, kung sa baga kailangan na antibiotics. Mahulaan niyo na 'to eh para at least bago kayo magpa-check up sa doktor, mas alam niyo na kung makaka-check up sa doktor. Alam naman natin mahal. So 'yan ha, sa sipag dito galing kulay yellow, kulay green, eh pwedeng sinusitis, o pwedeng sipon na virus, o minsan nagiging bacterial yon. So, ang issue na lang, mamaya meron tayong gamutan,
Pero ang issue na lang kung iinom ka ba ng antibiotic o hindi. Mas yelo, mas antibiotic. Pero minsan kasi yung doktor, pag hindi sigurado alanganin, binibigyan na rin ng antibiotics. Pero ayaw natin yung masyadong madalas yung antibiotics na pag-inom nyo sa isang taon. Siyempre, gusto natin mga isang beses, dalawang beses lang. Huwag naman na 5 times in a year iinom tayo ng antibiotic 1 week. Minsan nasasanay na yung katawan eh. Pag nasanay na sa antibiotic, hindi na rin maganda. Tsaka minsan tumatapang lalo yung mga bacteria at virus. Pag, okay. So, kulay ng plema. Pag plema naman na maputi, maputi, ito naman, inubo mo, maputi ang kulay, okay lang yung maputi. Minsan sa umaga eh. Lalo na sa umaga, paano buong gabi nakahiga, di ba? Pag kulay puti, parang tubig na inubo mo konti, okay lang yon. Baka wala lang, nadumihan lang yung baga mo. Minsan ako, pag naglalakad ako sa labas, tapos polluted sa Metro Manila, kinabukasan, pag ubo ko, minsan puti, or pag gising ko, minsan yellow. Ngayon, kung minsan yellow-green, pag puti, sabi ko, okay lang, di ba? Pag yellow-green ang lumabas, minsan isang bilog yun ng malagkit. Sobrang lagkit na kulay dilaw o minsan kulay green, mas light yellow, mas gusto ko. Yun, pwede naman ano lang, dumi-dumi sa baga. Baka may edad na tayo, minsan may sira konti yung baga, minsan may konting mga sira dyan sa alveoli natin dahil nagkakaedad. Dating may okay lang yun, basta wala ng ibang sintomas. At hindi tuloy-tuloy yung labas ng yellow-green. Kung sa umaga lang, isang dahak, tapos-tapos na, o pwede na yun. Dami ako nakakausap, naririnig ko. Sa tenga ko pa lang, malalaman ko kung bacteria o virus eh. Ayan, walang laman. Nung may COVID ako, grabe. Narinig niyo ba isang video ko nung may COVID ako? Yung tunog, pag-crack. Dami kong plema na. Alang yung COVID yan. Dapat talaga malis yan sa mundo eh. Anyway, pag ang plema mo naman ay yellow-green, yan to yellow-green na, mas madalas, eh baka meron ka ng either viral or bacterial infection. Pero mas green, mas bacteria. Pag ganun, yan na, plema, may yellow, may green. Tingnan mo kung may ibang sintomas ka. Konting parang mas mainit. Kahit ni mataas temperature, mas mahina, malay, sakit katawan. Diba? Pwedeng virus o bacteria. Pero pag ako, pag madilaw na, eh, pwede na bigyan ng antibiotics. Anong antibiotics? Pinakamababa na antibiotic, yung amoxicillin, 500 milligram capsule, 3 times a day, at iniinom ng 1 week. Kailangan inumin 1 week. Eh. Minsan 5 days tinitigil. Pero pinakamahina, 5 days o 1 week. Huwag mo inumin ng 2 araw lang. Kasi kung 2 araw, baliwala eh. Gusto mo ubusin. Pero ngayon, pag mahina na yung mga amoxicillin, tinataas natin. Pwede yung co-amoxiclav or mga brand nito, mga Augmentin, Amoclav, any brand, baka meron medyo mahal na yon, yung co-amoxiclav. Marami rin ibang antibiotics. May mga cefalexin, may mga Z-Nat, iba-iba. Iba-iba, depende. Pero pinakamababa yung amoxicillin, tapos tinataas natin. Yun lang usually binibigay ko. Okay? Tapos uso pa yung mga azithromycin, yung mga ganon, yung pang pulmonya na yun. Azithromycin, Zithromax, minsan binibigay yun dati sa COVID. Eh. So anyway, anuman yung antibiotic, tamang dosis, iniinom ng mga 5 days to 7 days. Depende sa doktor. Yung Zithromax, 3 days lang yun, azithromycin. So, iba-iba rin. Pero kadalasan, 5 to 7 days. So, pag mas yellow, mas green, mas may lagnat, pwede uminom. So, minsan umiinom na, like si doktora. Pero hindi ko ginagawa madalas sa isang taon. Mga twice o 3 times lang ako nag-antibiotic. Pero this year, wala. Nung COVID lang, nag-molnupiravir ako, tsaka nag-antibiotic ako. Eh, nung Omicron. So, yan ha. Pag puti, medyo okay. Pag yellow, pag green,
tansyahin nyo na. Mararamdaman nyo naman sa katawan nyo kung may bacteria, may virus. Alam mong mainit eh. Parang, iba pakiramdam. Okay? Next, ito naman, clue lang. Paano kung naninigarilyo ka? O, pag smoker ka, alam mo naman, aminado ka, smoker ka. Eh, yung plema mo, talagang may smoker's cough. Talagang may plema ka sa umaga. Talagang yellow-green. Pag sigarilyo, misa nga brown eh. Brown pa pag sira na yung baga. Kailangan ba mag-antibiotics? Minsan, hindi na. Kasi paulit-ulit na eh. Dahil sa sigarilyo, kaya nga, tigil sigarilyo. Diba? Tigil sigarilyo. O kung talagang polluted, o trabaho mo, nagpipintura, o construction worker, diba? Langhap mo lahat ng usok. Minsan, di na rin binibigyan. Kasi ibig sabihin, nasira na yung baga. Oo, yung mga smoker, pollution, nagsisiga, lagi ka exposed sa mga usok, ang tawag doon, emphysema. Heavy smoker, papunta sa emphysema. Pag emphysema, talaga may sira na yung baga, talaga may plema na lagi. Isa pa palang cause ng plema, katulad nung ito, meron ako. Ako, madalas GERD. Ang GERD naman, acid. Acid mula sa tiyan, aakyat, tapos napupunta dito yung acid, nagugulo yung, ano, yung sa lalamunan, sumasakit lalamunan, nasisira boses minsan kung acid, naramdaman mo yan eh. Tinidighay mo. Tapos parang may plema. GERD naman yun. Pwede rin yun na nagkakos. Pero hindi talaga plema. Parang meron din dito. Meron din pala isa, post-nasal drip. Post-nasal drip, yung parang may sipon ka lagi. Lagi may tumutulo dito. Tumutulo siya. Yun, sipon din yun eh. Viral infection. Tumutulo dito. Tapos ang kati-kati. Sobrang kati. Parang may balahibo dito. Kailangan i-ehem mo. O minsan, hindi mo na alam anong gagawin kasi tumutulo eh. Pwedeng allergy, pwedeng viral infection. Post-nasal drip, pwede nyo. You know. Ako, meron din ako allergy. Like dito, laging barado. Pag nakahiga, may allergy din ako eh. Usually sa mga dust, o sa pollen, sa halaman. Minsan masarap sa open air eh. Pero sa open air, na ano rin siya. Okay? Pag ang plema ay pink or red, tapos na tayo sa green, ha? Pwedeng bacteria, pwedeng antibiotic, pwede sa sigarilyo, depende sa sintomas. Pag pink or red ang plema, ayaw mo yun, dugo yun. Okay, dugo yun. Okay? Pwedeng sobrang lakas ang ubo. O, tip, bawal umubo ng malakas. Mga bata, bawal umubo ng malakas. Baka masira yung baga. O yung kamag-anak ko, hatching ng malakas, pumutok yung ugat sa ulo. Nagka-blood clot sa, ano, bleeding sa brain. Subarachnoid hemorrhage, hindi rin maganda. So, kung pink o red, pwedeng dugo yun, na-irita dito, or check tayo. Pa-x-ray, baka tuberculosis, sana hindi, cancer, may ganun yun. So, pink and red, smoker, hindi maganda. Brown na plema, sigarilyo yun. O matagal na naipon yung dumi. Brown o itim, ay talagang sigarilyo, pollution, heavy smoking, or pwede fungal infection. Basta brown o ano, ibang usapan na yun. Okay, so anong gagawin? Prevention, iwas sigarilyo, iwas pollution, diba, sarado bintana, kung mausok, lagyan ng mga screen. Pag nakatira kayo sa malapit sa main highway, tulad ng EDSA o basta kaling, ano, yung kaling na main road, yun. Dapat iwas kayo, yung kwarto nyo nandun sa likod. Layo-layo kayo, maglagay kayo ng mga puno, mga bamboo, harangan nyo yung harap para hindi pumasok. Para kawawa si nanay, si tatay, lolo, lola. May edad na, mahina na baga, polluted pa dahil sa kotse na sa Alikabok, diba? Sa probinsya, dami na nito Alikabok eh. Mga masira yung baga. So, tago kayo dun. Yung kwarto medyo malayo-layo dun sa main road. Ha, nagsisiga, hindi rin maganda nagsisiga, ha? Nagsisiga is nagkokos din yan ng ano, baga. Okay. Anong treatment? Tubig. Inom tayo maraming tubig.
10 to 12 glasses, hanggang 4 na litro pwede. Tubig, 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 buong araw. Pwedeng tsaa, gusto mo, lemon water, konti. Pero mas gusto ko tubig para hindi ka tumaba. Kung may plema, chest clapping. Chest clapping. Chest clapping. Malakas, tinuturo ko sa inyo, ba? Chest clapping. Paklap mo dito, sa baba, hanggang dito sa likod. Nandyan yung baga, ha? Gano'ng kalakas? Mga ganito kalakas. Ganun. Yan, yan. Medyo malakas na. Huwag sa bata, mga ganito. Yan. Mga ganyan kalakas, okay. Pag malakas na yun, eh. Huwag mga ganyan lang. Pwede na yan. Mga ganun kalakas. Ha? Hanggang pag nag-chest clapping, tapos position, higa misang kaliwa, mga 5 minutes, higa kanan, higa dapa, higa flat, tapos uupo ng ganito bago iuubo. Ha? Galaw-galawin, inaalog mo eh. Tapos hinga malalim, isa rin, kumanta. Kumanta kayo ng Whitney Houston, okay? Kanta, kanta, kanta. Pag kanta, hinga, hinga, kanta. Pag kanta mo mamaya, dadahak ka na ng ano, ng green. Kasi na-exercise yung bagay. Gusto mo, expand eh. Gusto mo, deep breathing, di ba? Tapos labas. Nasa loob yung plema eh. Nandun yung dumi. So gusto mo, expand, hinga, sara, kanta, clapping, di ba? Konting exercise para malabas. Pwede rin yung maligo sa mainit, di ba? Mainit na shower, may steam yun eh, di ba? Nalalanghap mo yung steam. Uminom ng mainit na sabaw, o yung favorite nyo, suob. Pwede rin suob, di ba? Magsuob kayo, okay lang yun. Walang masama daw, baglang mapapasok. Steam. Gusto nyo yung may nebulizer. Pwedeng nebulizer NSS lang, normal saline solution. Parang asin lang siya, tapos nilalanghap. Okay din yon. Pwede kayo mag-gargle ng asin. Tubig na mainit, kaunting asin para dito. Matanggal lang yung plema kung dito nang gagaling. So, alam nyo na yung mga tips, ha? Suob, okay lang. Ligo mainit, inom mainit, chest clapping, inom maraming tubig, mumug ng maligam-gam na tubig, may asin, walang asin, pwede. Mas maganda may asin. Nebulizer kung may sakit. Nebulizer with Ventolin kung may, with salbutamol, 'di ba? With kung may hika. Tapos pagdating sa gamot, pwede yung mga simpleng carbocysteine na pampaluwag ng plema, pwede 'yon, carbocysteine 500 mg capsule 3 times a day. Pwede yung mas matapang na pampaluwag, ito mas matapang kung matindi yung Fluimucil. Fluimucil, ito yung mas matapang to na pampaluwag. Tanong nyo sa doktor nyo. Tapos, bukod dito, pag kailangan ng antibiotics, tulad na sinabi ko, minsan amoxicillin, tapos ko amoxiclav, depende, azithromycin. After meals, ha, antibiotic after meals, inumin ng 5 days to 7 days kung kailangan, or 3 days kung azithromycin, depende sa doktor ninyo. At kung malala, papacheck sa doktor. Pag hindi gumaling in 3 to 5 days, pa-check up, baka kailangan dalhin sa ospital. Sino dadalhin sa ospital? Siyempre, matanda, above 60, mahina katawan, bata. Bata, ang namamatay, matanda at bata. Laging ganon. Matanda, mahina katawan, bata, mahina rin katawan. Mga less than 2 years old, o yan, huwag niyong papabayaan. Okay? Tapos, lastly, pwede magpabakuna. May bakuna sa flu vaccine, kung flu man to. May bakuna sa pneumonia, kung pneumonia to. At yung COVID, alam nyo naman, meron tayong booster sa COVID, kung COVID to. Yung COVID kasi up and down eh, pero parang nandyan na lagi. Lagi may 400 cases eh, para hindi na mawawala. Pero parang mas lumalakas-lakas tayo. Pero sa lahat nito, ayoko yung COVID. Mas okay na ako sa flu. Okay na ako sa flu. Yung pneumonia, hindi rin maganda. Pero yung COVID, walang iya eh. Ayoko yun. Natikman ko na yung Omicron. Ayoko na siya makita muli. Oh, nahirapan tayo doon. Ang plema ko noong green talaga. Tsaka may ano eh, may brain fog ang COVID. Pag na-COVID ka, mabagal mag-isip ni Makano. Sa mga natin naman, alam na naman nila yan. So anyway, sana nakatulong tong video at huwag kakalimutan. Pag merong ibang nararamdaman o kung may konting pera, pwede tayo mag-online consult sa doctor, pwede magpa-check up sa hospital, safe naman to.
mas maganda pa rin magpa-check. Pero habang walang pera, tinitingnan nyo lang yung sintomas, I think makakatulong tong video sa inyo. God bless po. Thank you. Thank you. Gamot. Tingnan ko eh. Baka may gamot po ha sa an-an. Ketoconazole. Ketoconazole. Antifungal. Kahit anong antifungal cream. Mga 2 weeks pinapahid or more. Okay. God bless po. Thank you po. Mahal na mahal ko kayo. Thank you. Watching from San Isidro, si Doc Lisa taga dyan. God bless po.